Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Suportahan niyo po ang ating programa sa Facebook sa pamagitan ng pag-click ng follow, like, and share. Ganon din sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click niyo po yung subscribe pati yung bell of notification para mapagbigay alam kayo na meron po akong bagong video. Ako po si Ma'am Rose, isang health educator, hindi po ako medical doctor. Nag-aral po ako ng natural medicine sa San Diego, California kay Dr. Bernard Jensen. Siya po yung pioneer ng natural health industry, kaya sa Jensen International School of Alternative Medicine. Nais ko pong paalala sa inyo, marami pong treatment sa bawat sakit ng tao, pero pinakamainam po na magpa-check up muna kayo sa doktor, magpa-diagnose kayo para malaman nyo kung ano yung karamdaman ninyo. Bigyan ko ng adaan po si Mohammed Kasim. Good afternoon po, Doc. Ano po ba yung dapat kong gawin para bumalik ang dating kapal ng buhok ko? Tulungan nyo po naman ako, Doc, kung ano ang dapat mong gawin para bumalik yung buhok ko. Alam mo yung hair loss, ito minsan merong epekto. Baka may mga gamot kang iniinom, na yung mga gamot na iniinom tulad po ng gamot sa high blood, nagko-cause din po ito ng paglugas ng buhok, no? Ngayon, ang itong high blood nga na yan, meron po kasi silang ACE inhibitors. Ito yung klase ng medication na nagtitreat ng high blood, na ito po mga gamot na ito nagko-cause ng hair loss. Ganun din pag may arthritis ka, mga tao merong autoimmune condition tulad ng rheumatoid arthritis and lupus, nakaka-experience din sila ng hair loss. Ganun din po yung mga depression, mga stress, nakalink din po yan sa hair loss. Kaya kung nagsasuffer kayo ng depression or masyado kayo na-stress sa trabaho ninyo, nagiging dry at nagiging brittle yung buhok nyo, madali itong mag-break, no? Kaya nga po ang depression tulad ng low mood, o meron kayong discouragement, low esteem, feeling drained, ito'y factor, nakaka-reduce ito ng hair growth phase leading to hair loss. Kaya kailangan iwasan natin yung masyado nababalisa. O kaya kung meron kayong heart problem tulad ng coronary artery disease, ang pasyenteng merong mataas ang tendency na mag-hair loss, ito po ay dahilan din po doon sa, lalo na kung nagkaroon kayo ng history ng paninigarilyo, nagiging dahilan din ito ng paglugas ng buhok. Ang vitamin C, ito'y powerful antioxidant, nakakapagpalakas ito ng ating immune system, at ito po ay nakakapagpalakas ng ating depensa panlaban sa inflammation. Pinapakita ng vitamin C, nakakababa ng blood pressure dahil nare-relax yung blood vessel mo, nagdadala ng dugo mula sa puso mo at papunta sa ibang bahagi ng katawan. At nare-reduce din uric acid mo, napiprevent yung gouty attack, napiprevent yung iron deficiency. Kasi pag anemic ka, bumababa yung hemoglobin mo na kinakailangan sa paggawa ng red blood cells para mag-transport ng oxygen throughout the body, nagko-cause din po ng paglugas ng buhok pag anemic ka. Isang reason bakit ang vitamin C nagpapalakas ng immunity, dahil involved siya sa pagtulong sa paggawa ng white blood cells, this is the soldiers of the body, protektahan tayo panlaban sa infection. Ang vitamin C, ito ay free radical na binablock niya yung tumutulong siya sa mga oxidative stress sanhi ng free radical. Ang katawan natin kailangan ng vitamin C para mag-create ng protein, tinatawag nating collagen. Important part ng hair structure. Tandaan niyo po, ang vitamin C, tumutulong siya sa pag-create ng protein. Ito yung tinatawag nating collagen. Important part ng hair structure. Kaya kung gusto nating maging bumalik yung kapal ng ating buhok, mag-take tayo ng vitamin C. At ang vitamin C, tumutulong siya sa pag-absorb ng iron, mineral necessary for hair growth, no? Kaya po, ang vitamin C, kinakailangan para gumawa ka ng collagen para ma-prevent yung hair loss. Kaya ito po'y available po yung vitamin C sa atin sa Lagman Building. Mabibili ito sa Lagman Building, kanto ng Bloomintreat at Rizal Avenue. Nasa baba po tayo ng Bloomintreat LRT Station.
At meron pong at 7-Eleven doon at meron security guard, lagi siya doon. Pwede po kayong bumili sa kanya, duty siya doon every day 8 to 5 po ng hapon. Pwede rin po kayong magpa-deliver sa LBC, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Sabi nyo yung pangalan nyo, address at saka cell number at kung ano yung items na gusto nyo pa-deliver. Meron pong shipping fee pagka Metro Manila, ang shipping fee po 160. Ngayon, ang paglugas din po ng buhok, merong family history o heredity. Ang common cause po ng hair loss, hereditary condition. Namamana, kung maaaring mga lolo, mga lola, mga uncle ay naglugas ng buhok, may tendency na namamana yan ng susunod na henerasyon. Ang dahilan din po kasi ng paglugas ng buhok, yung hormonal changes. Pagka ang lalaki, umabot na siya sa edad na 30, ang testosterone level niya ay nagda-drop ng 10%, tapos taon-taon, 30, 40, 60, ganon. After 10 years, nagda-drop ang testosterone level, ito yung nagiging dahilan ng paglugas or paglagas ng buhok, no? Kaya iwasan niyo po yung mga stressful events sa buhay ninyo. Ngayon, mga babae din po nakakaranas din ng paglagas ng buhok, meaning apektado ito ng androgen or male hormone. Kasi kami po mga babae, meron din kaming male hormone na tinatag nating androgen. No, kapag nag-increase yung male hormone namin, factor 'yan sa hair loss, no? Pati yung stress din, yung diet, syempre nasabi ko rin yung heredity, pati yung aging process. Syempre nakakaranas ng paglagas ng buhok din ng babae pagka nagkakaedad na, lalo na kung lahi pa. Paalala po muna sa ating Sanchera oil, ito yung langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, pansipansitan, luya, luyandilaw, bayabas, oregano, malunggay at gota cola. Mabisa po ito sa sakit ng ulo, sipon, lagnat at trangkaso, pamamalat tsaka stiff neck. Maganda rin po ipahid sa dibdib kung nahirapan ka huminga. Sa mga kinakabag, sinisikmura, ipahid nyo po sa tiyan at tsaka sa sikmura ninyo. Pampaginhawa din ito sa sakit ng puso, sa dysmenorrhea sa babae, sa rheuma, arthritis at polikat at varicose vein, pwede nyo pong gamitin yung ating Sanchera oil. Dapat meron pong tinuturo yung paraan ng pagsuklay sa buhok, no? Ang brushing ay nabe-benefit yung ating anit pati yung ating buhok kasi na-stimulate yung blood flow sa anit mo, tumutulong para magkaroon ka ng healthy hair growth. I-brush mo yung hair mo bago matulog at pinaka-simple way para protektahan mo yung buhok mo sa gabi. Maaring maalisin yung mga buhol-buhol sa buhok natin para mas tribute pa, kasi pagka kasi buhol-buhol yung buhok natin, hindi na di-distribute yung langis. Para ma-distribute yung natural oil sa buhok natin hanggang doon sa anit, kailangan alisin mo yung buhol or tangle sa buhok mo. Kaya kailangan you have to brush your hair every night para mawala yung mga buhol-buhol natin sa buhok natin, no? Kaya para maiwasan po yung maputol ang ating buhok, kailangan gumamit ka ng suklay, yung malalaki ang ngipin after washing your hair. Remember, alisin mo muna yung buhol-buhol. Mag-start ka sa pagsuklay doon sa dulo. Hawakan mo, tapos susuklayin mo muna yung dulo ng buhok mo, hawakan mo. Huwag kang mag-start magsuklay doon sa may anit mo. Kaya lalo na kung mahaba ang buhok mo, magsuklay ka mula doon sa bandang iba, doon sa end ng buhok mo. Alisin mo yung buhol-buhol. Pagkatapos, pag nawala na yung wala na yung buhol, magsuklay ka na mula na doon sa anit mo pababa, no? Alam mo yung kasing maganda brush or comb, no? Mas maganda daw po gumamit kayo ng malambot na brush. Pero sabi nga, mas maganda para malusin yung hair mo, yung malalaki, lalo na pagkatapos mong naligo, yung malalaking ngipin, no? Na suklay, no? Kaya ang proper na paggamit ng suklay
eh, yung ano with yung plastic bristle, no, para ma-prevent yung hair breakage from static electricity. The best way to brush your hair ay yun nga, magsimula ka doon sa dulo and then mula doon sa anit mo, long stroke na spa para ma-spread yung oil para ma-prevent yung breakage ng iyong buhok, no? Dapat bang suklayin ang buhok mo kapag tuyo ay pagkabasa? Alam mo, pag ang buhok mo ay basang-basa, ay nagiging mahina at nagiging fragile, no? Susceptible siya sa maputol siya. Kaya huwag kang mag-brush ng buhok mo habang basa. Kailangan po i-allow mo munang matuyo yung buhok mo. Maring gamitin mo muna yung kamay mo, no? Yung kamay mo, ganyan-ganyanin mo, i-massage mo yung anit mo hanggang matuyo yung buhok mo, no? Kailangan daw po ay huwag kang gagamit ng hair dry. Nakakasira ng buhok pagka lagi mong binoblower yung buhok mo. Kaya nga po, inuulit ko yung wide tooth comb, malaking ngipin na suklay o kaya brush with wide set, thin and natural bristle para makapag-set ka ng rubber cushion for increased flexibility, no? Kaya inulit ko po, yan po ang dapat yung gawin pag nagsusuklay ka ng buhok mo. Paalala mo na po sa ating calcium magnesium, ito po ay nakakapagpalakas ng ating buto. Nagme-maintain din ito ng cardiovascular system para mag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium din po ay nagre-regulate ito ng muscle function, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps. Ito rin po yung natural remedy sa vertigo and osteoporosis. Ito rin po yung tumutulong para mag-release ka ng melatonin para sumarap ang tulog mo. Pag kulang ka sa calcium, hindi ka makapag-produce ng enough na melatonin para masarap ang tulog mo. Ang calcium magnesium din po with zinc, ito'y magandang treatment sa acid reflux, pang-control ng GERD, at ganun din po ay maganda din po ito na antacid. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Napakahalaga na laging malinis ang buhok, mawalang dandruff, kasi pag may balakuba ka, makati ang iyong anit, nagko-contribute yan for sa hair loss. I-maintain mo ang good cleanliness at saka meron kang maganda at healthy hair, no? Iwasan mo yung hot water, no? Yung skip mo yung hot water sa pag-shower, kasi po yung hot water nagiging dry yung buhok mo, kaya nawawala yung protective oil from your hair. Kaya isang perfect temperature po sa buhok, yung body temperature, yun ang magandang temperature sa buhok para hindi siya maglugas. Huwag mo laging hinuhugasan yung hair mo frequently. Maaring hugasan mo, basahin mo yung buhok mo 2 to 3 days. After 2 to 3 days, yun ang maganda. Ito yung proper regulation ng natural hair oil. Kasi yung washing your hair every day, hindi po mariregain yung natural oil niya at saka yung kintab niya. Kaya kailangan 2 to 3 days bago mo paliguan yung buhok mo. Trim mo yung hair mo regularly. Dapat meron kang pagpapagupit ng buhok mo at least every 6 weeks para ma-eliminate yung dry tsaka split end. Tsaka inulit ko, huwag kang magsuklay ng buhok pagkabasa. Nire-recommenda po na pwede mo siyang yung towel dry mo ang buhok mo, then tapos sa pamamagitan ng kamay mo tanggalin mo yung buhol-buhol sa buhok mo. Allow mo yung buhok mo na mag-dry siya by itself instead na gumawit ka ng blow dryer or hot roller, kasi mga hot roller tayo mga babae, nakaka-dry ng buhok yan, no? Tsaka yung palagi tayong nagpapa-straight ng buhok, no? Nakakasira ng buhok yan. Kaya inuulit ko, maging maingat tayo sa buhok natin. Yung good diet ay napakahalaga. Tsaka inom pa yun ng maraming tubig, kasi yung tubig kailangan ng healthy hair. Pagka kay tayo po ay kulang sa tubig, nagda-dry parang palay. Pagka yung palay, yung pananim, kahit na yung halaman sa bahay, pag hindi mo nadidiligan, natutuyo yon, lalo na yung buhok natin. Kaya kailangan meron kang 8 to 10 glasses of water na iniinom mo sa maghapon, no?
Tapos magkakain ka ng raw fruits and vegetable, isang effective home treatment para sa hair cure, yung healthy diet. Kaya kung ano ang nilalagay mo sa katawan mo, eh magre-reflect yan sa buhok mo. Kaya kailangan ng ating buhok ng mga nutrients para mag-create ng new hair strand, i-maintain yung healthy hair follicles. Ang protein ay napakahalagang component sa buhok. Kaya po yung malnutrition and vitamins deficiency nagko-cause ng hair loss. Kaya kumain ka ng healthful and varied iba't ibang diet para ma-promote ang continued growth ng strong and healthy hair para kumapal yan. Ang mga pagkain na nakapagpapakapal ng buhok, itlog. Kasi po yung itlog po ay meron siyang protein na napakahalaga sa hair growth. Meron siyang biotin ng itlog, meron biotin, meron siyang B vitamins, nakakapag-boost ng hair growth ayon sa research, no? Kaya kumain kahit na isang nilagang itlog sa umaga, kumain ka nun, no? At saka yung mga kumain ka ng mga fatty fish, tulad na good source ng omega 3, para ma-improve yung hair growth mo, no? Malaking tulong po yan. Kaya nga po yung ating omega 3 fatty acid, hindi lang po yun sa heart, hindi lang po yun sa inflammation. Maganda rin po yung omega 3 sa pagpapakapal ng buhok. At saka isa pa sa hormonal imbalance, pag meron kang hormonal imbalance, nagko-contribute yan sa paglugas ng buhok. Eh, magandang gamot ang omega 3 para ma-cure ang ating hormonal balance, no? At saka po yung lecithin din, ito'y extracted from the soybeans, nakakababa ito ng cholesterol, nare-reduce din ang triglycerides, napoprotektahan ang liver mo, prevention ng liver problem, bato sa abdo, and kidney stone formation. Ito'y nakakapagpasigla ng ating nervous system and brain activities. Diba ang sabi ko, yung stress number one, nagko-cause ng falling hair. Eh ito pong lecithin, hindi lang ito maganda sa heart, hindi lang ito maganda sa ating memory, maganda rin ito sa stress and tension. Pagka masaya ka, napipigil mo yung paglugas ng buhok mo. At tumutulong din po yung lecithin sa ma-improve ang digestion mo, na-improve yung mucus sa intestine mo, at napoprotektahan ang delicate lining ng digestive system mo. Panlaban din ito sa mga dementia, ito'y good brain food. Napiprevent yung deterioration ng mental capacity mo. Ito'y nagpiprevent ng Alzheimer's disease, dementia, and other memory problem, no? Ang one common natural ingredients para ma-stimulate yung hair growth mo, para ma-prevent yung splits and yung coconut milk. Ito'y mayaman sa vitamin E at vitamin B. Ang coconut milk, ito'y punong-puno ng nutrients na ito po ay para sa do-it-yourself na hair growth, para lumakas yung strand ng buhok natin. Maaring kahit na once a week o every weekend, gumawa ka ng sarili mong oil, no? Maganda yung bumili ka ng nyog, tapos yung latik, yung may iwan doon yung oil, i-massage mo yan sa anit mo. Apply mo yung generous amount ng coconut milk directly sa coconut and massage mo yan ng 2 minutes. Tapos spread mo yan sa, i-cover mo lahat yung hair mo. Hayaan mo yan, tapos kinabukasan, i-shampoo mo na yung buhok mo, no? Kaya isa rin po yung aloe vera. Ito pong aloe vera, meron siyang enzyme, nakakatulong para ma-repair yung mga dead skin cell on the scalp, nagpo-promote ng healthier hair, ang elasticity ng buhok natin para ma-prevent yung hair loss. Apply mo directly yung katas ng aloe vera sa anit mo, ayaan mo yan ng isang oras. Pagkatapos, ito ay inyo ng shampoo. Pagkatapos, gamitin mo na yung mamili ka ng hair conditioner na hiyang sa'yo. Paalala po muna sa ating Pure He Mag Extract Herbal Oil. Ito organic. Subok po sa sugat na madaling gumaling. Pag nagdurugo, para tumigil ang pagdurugo, gumamit kayo ng Himag Extract Oil. Mahibisa yan sa lahat ng katisabalat, eksema, anan, buni, galis, mabahong paa, at saka mga kagat ng insekto, mga singaw, sakit ng ngipin, pantal. Massage mo sa leeg mo kung meron kang bukol,
may goiter ka, meron ka kulani dito sa tagiliran at saka sa tonsil mo. Maganda rin to sa na-impact na ingrown, nagnanaknak na sugat, skin rashes, allergies, psoriasis at pigsa. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Ito pong hair growth, ito ay possible. Siyempre, mag-seek din ka ng professional help ng doktor na mga na, specialist sa buhok, no? Para bumalik yung buhok mo para sa ganun ay ma-rejuvenate yung buhok mo. Professional help pumunta sa doktor, no? Kaya importante po 'yan. Kaya alam niyo pagka tayo po ay nagkakaedad, nawawala yung volume and thickness ng ating buhok. Maaring ito yung nutrient deficiencies, nakalink din yan sa diet, and hereditary, no? Kaya ito pong pag-impis ng ating buhok, apektado yung ating mental health at self-esteem. Paalala po sa ating activated charcoal, ito po yung effective remedy. Sabi nga natin, our hairs, sa ating mga babae, yung buhok natin, this is the crowning glory ng mga babae. Kaya, ang activated charcoal po, isang magandang remedy sa home treatment pag may digestive problem. Kasi pag laging bloated ang tiyan mo, constipated ka, hindi regular ang pagdumis mo sa umaga, nagko-contribute din yun sa hair loss. Kaya kung nais mo pong mag-normal yung kumapal ang buhok mo, iwasan mo yung mag-bloated ka, constipated ka. Kaya pag meron kang problem sa meron kang digestive problem, nagko-contribute din po yan sa hair loss. Kaya ang activated charcoal, magandang remedy yan, home treatment sa digestive problem, food poisoning, diarrhea, kabag at sinisikmura, dighay, maasim na sikmura at bad breath, iwas tetano, impression sa sugat at rabies, kagat ng aso, kalmot ng pusa. Sa mga pigsa, itapal ang charcoal doon sa mismong mga sugat po niyo. Ugasan mo lang nabuti ng tubig at sabon, patuyuin mo, langgasan mo ng yung agwaksinada o hydrogen peroxide, tapos patakan mo ng himag oil, tapos lagyan mo ng charcoal powder. Ito'y magandang gumaling agad ang sugat. Bo, ang activated charcoal po'y potent natural treatment, a very safe and effective treatment sa poisoning and drug overdose, nare-reduce ang bloating, nagpe-prevent ng hangover. No, yan po. Kaya ang tanda nyo po, ang pinaka-best vitamin sa hair loss, yung tinatang nating biotin, niacin, B3, and vitamin C. Yung pong super B complex natin, meron siyang biotin at meron siyang niacin, yung B3. Ito yung mga mineral for hair loss, saka yung ating yung calcium, magnesium with zinc. Yan, ito yung nagpo-provide sa essential hair nutrients para maging healthy yung buhok mo. So, kailangan ng super B complex, vitamin C, calcium, magnesium, pati nga po yung omega-3 fatty acid. Kaya nga po yung Super B complex, ito'y nakakatulong sa hair growth. Kaya po yung hair growth na tinatawag nating biotin na nasa Super B complex, nakita nila pagka may deficiency ka sa biotin, ay nagkakaroon ng hair loss. Kaya ang B vitamins tumutulong para mag-create ka ng red blood cells para magdala ng oxygen at nutrients sa anit mo and hair follicle. Kaya importante sa hair growth ang Super B complex. At ito rin po Super B complex natin, ito rin po yung tumutulong para huwag ka mapagod, mahapo at tingalin. At available po yan sa atin sa Lagman Building. Kaya nga po proven ang Super B complex, used po sa function ng nervous system, sa Parkinson's disease, sa seizure and headache, and other nervous disorder. Pampaboost ang ating energy level, pampabalansin ng blood sugar mo. Ang deficiency po ng Super B complex, nagkukos ng chronic fatigue, no? Inuulit ko, pwede mong i-massage ang anit mo ng oil, yung langis ng niyog, para ma-promote ang blood flow, nag-encourage ng hair to grow, mag-perform pa ng gentle scalp massage, gamit mo yung ating oil, no? Yung coconut oil, nagpo-provide ito ng extra benefit, no? Nasabi ko rin po yung fish oil omega-3 fatty acid, nagpapaboost ng immunity, overall health, merong positive effect ito sa hair growth. Omega-3 po na nasa fish oil, meron siyang
na-open up yung hair follicle, nagpo-promote ng blood circulation sa anit. Tumutulong sa hair mo tsaka anit mo na maging healthy, napiprevent yung excessive hair fall. Ang ating pong omega-3, ito'y supplement, consume mo to every day, no? At saka ito rin po ay tumutulong para mapabagal ang barabara sa mga ugat, naiwasan abnormal heart rhythm, naiwasan ng heart attack, naiwasan po yung pagtas ng cholesterol at triglycerides, at pinapanatili yung arteries mo na free from damage, napiprevent yung mga plaque, at niwasan yung hardening of the arteries. Ang regular intake po ng omega-3 fatty acid, nakakababa ng cholesterol triglycerides, naiwasan ng pangalip sa coronary heart disease, very effective ito sa constipation, at ang omega-3, naiwasan yung inflammation due to infection, naiwasan ng pamamaga ng iyong mga yung arthritis, no? A regular intake ng vitamin ng omega-3 nakakagaling sa mga eczema, allergy, rashes, and psoriasis. Panlaban din ito sa mental disorder and depression and anxiety. Mabibili ito sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue, nasa ibaba ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven sa ibaba ng building. Bumili po kay Kemos, yung ating security guard. Duty siya doon everyday, 8 to 4 po na hapon. Kaya pwede po kayong pa-deliver sa LBC. Sabihin niyo yung pangalan, yung address at cellphone number. Kaya kung ano yung items na gusto yung pa-deliver, bigyan yung pangalan, address at cellphone number niyo. Meron pong shipping fee na 160 kung nasa Metro Manila po kayo. Kung nasa probinsya po kayo, maring 185 pag Bisaya at Mindanao, ay nasa 205 hanggang 225 ang shipping fee. No? O kaya ngayon po ay tangkilikin niyo po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-like lang po yung, paki-click lang po yung follow, like, at saka share. Ganon din sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Mag-subscribe po kayo at paki-click lang po yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Ngayon po ay dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Jeremiah 33 verse 3 ang sabi, call unto me and I will answer you and I will show you great things. Tumawag kayo sa akin, sasagutin ko kayo at magpapakita ako sa inyo ng mga dakilang bagay. Marami po kasi sa atin nakakalimot tayong tumingala sa taas. Maraming mga problema sa harap, tagaliran, sa likod, lahat, puro na lang problema. Pero ang sabi ng Panginoon, tumawag kayo sa akin, lumapit kayo sa akin. Alam po natin, pag tinanggap natin ng Panginoon sa at bilang pagnanampalataya ka sa Kanya, ang Panginoon ang sabi niya, I will be with you. If you abide with me, kung kayo ay lalapit sa akin, eh ako'y lalapit din, malapit din ako sa inyo. Malapit ang Diyos sa mga taong tumatawag sa Kanya. Eh saan tayo pupunta kundi ang Panginoon? Hindi nga natin siya nakikita, but the Spirit of God ay nasa atin. Kaya sabi nga, kaya nga po yung pangalang Emmanuel, nung sabi merong masisilang na isang bata, tawagin niyo po siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Kasama natin ang Diyos sa atin. Nung nilikha niya si Eva at si Adan, God created in His own image. So the Spirit of God ay kasama natin. Merong kabutihan sa ating puso. Kaya sabi niya, dahil tandaan mo to, sabi sa Genesis 28 verse 15, alalahanin mo, huwag mong kalimutan, ako'y kasama mo palagi, ililigtas kita saan ka man pumaroon, kasama mo ako. Kaya sabi nga, call unto me and I will answer you, pagpapakita ko sa inyong dakilang bagay. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos ang sumatin, nawa po ang ating pong pagpanampalataya lumawi, and God bless us all.